Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapasta. Ito pong ibabahagi kong kwento ay personal kong karanasan sa unang call center na pinasukan ko. Nagtagal din ako ng 5 taon sa call center na yon bago lumipat sa ibang kumpanya. Kayo na po ang bahalang humusga kung coincidence lang ba itong mga nangyari o talagang may nainggit sa amin. Tawagin nyo na lang po akong Pensyo. Noong mga panahong nangyari ito ay 3 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Nag-hiring ang account namin dahil sa dami ng workload, kaya nagkaroon ng mga newbie. Isa lang ang TL ng account namin at itago na lang po natin siya sa pangalang TL Ernie. Kabatch ko si TL Ernie, matanda ng 4 taon sa akin. Masipag magtrabaho, mabait at magaling makisama. Na-promote siya agad dahil sa kahusayan niya. Kung tutuusin Sir Nebb ay magkasing husay kami. Pero ako kasi yung tipo ng empleyadong tinatanggihan ng promotion dahil ayaw ko magkaroon ng dagdag na responsibilidad. Kahit nung kinukuha ako para gawing QA ay tinanggihan ko 10 lahat ng bagong hire noon. Pero isa sa mga yon ang hindi ko malilimutan, si Ian. Nagpakilala siyang taga Sikihor na sinigundahan ng mga kabatch niya ng tanong kung marunong daw bang mangulam. Konti lang, sabi ni Ian, sabay ngiti. Mula noon ay nakaramdam na ako ng takot kay Ian. Iba kasi yung dating ng ngiti niya sa akin. Mas ngiti yun ng pagbabanta kaysa pagkakaibigan. Para bang sinasabi niyang, kantiin niyo lang ako at kukulamin ko kayo. Magaling na agent si Ian. Palaging over quota at pasado ang sisat. Puring-puri siya palagi ni TL Ernie at madalas sabihin na kung magkakaroon ng hiring sa pagiging team leader ay si Ian daw ang irerekomenda niya. Masaya si Ian kapag naririnig yon. Kitang-kita sa mukha niya. Isang beses nagkasagutan si TL Ernie at si Ian. Pinagagalitan ni TL si Ian. Bakit daw nagkamali sa pagsagot sa isang email samantalang ang dali-dali lang naman daw ng inquiry ng kliyente? Naririnig ko yung coaching nila kasi katabi ko lang si TL Ernie. Si Ian nagsosorry naman pero mas tunog sarcastic kesa sincere. Pagkatapos ng coaching na yon, sumakit ng husto ang tiyan ni TL Ernie. 3 araw din siyang hindi nakapasok dahil sa sakit ng tiyan na hindi niya malaman ang dahilan. Gusto ko nun sabihin ang hinala ko, pero nag-alangan ako Sir Nebb. Bagay na hindi ko dapat ginawa. Pagbalik ni TL Ernie, kinuwento niya sa akin bilang ako ang isa sa mga kaklose niya. Sabi niya wala namang nakitang mali sa check-up niya. Biniro ko na lang na baka nalason siya ng pagkain sa pantry. Tinawanan lang yon ni TL Ernie. Pero Sir Nebb, may sinabi siya na ikinagulat ko. Kinukulam yata ako ng isa sa mga agent natin, tol. May kilala ka bang albularyo? Bagay na binawi niya rin naman at sinabing biro lang. Paulit-ulit makakaramdam ng sakit si TL Ernie. Minsan sakit sa tiyan, sakit sa katawan o sakit sa ulo. Nangyayari yon matapos niyang i-coaching si Ian. Dumalas ang pagpunta niya noon sa company clinic para manghingi ng gamot sa nararamdamang sakit. Pero hindi raw tumatalab yung gamot. Madalas i-describe noon ni TL Ernie ang sakit na para raw may tumutusok sa katawan niya na maraming karayom. Sir Nebb, ilang buwan pa ang lilipas matapos noon at mababalitaan namin na wala na si TL Ernie. Namatay dahil sa atake sa puso. Nabalitaan daw ng operations manager namin mula sa asawa ni TL. Nung dumating sa akin ang balita ay bigla na lang akong naiyak. Hindi ako makapaniwala na ganoon kabilis ang buhay ng tao. Paanong mamamatay si TL Ernie? Eh healthy living yun. At madalas sabihin na
kaya hindi siya nagbibisyo ay para masubaybayan niya ang paglaki ng unika-iha niya. Mula nang mangyari ang kamatayan ni TL Ernie ay nagmanman ako. Si Ian ang una kong tinignan nang ibalita ng OM yung nangyari. Mukha siyang nalungkot, kaya nung mga panahong yon ay naisip kong baka hindi siya ang may kagagawan. Dalawang linggo ang lumipas, napalitan agad si TL Ernie. Ganoon kabilis palitan ng mga taong namamaalam sa call center industry. Akala naming lahat ay si Ian na ang magiging TL dahil lagi siyang employee of the month. Pero hindi. Nag-hire ang company ng tao sa labas. Siyempre kinuha nila yung may experience at close ni OM. Sexy si TL Rona. Maganda, makinis, walang asawa. Kaya marami sa mga agent kabilang na ako ang nagpapabango sa kanya. Maliban kay Ian, na madalas kong nakikita na masama ang titig kay TL Rona. Mag-iingat ka doon, TL, sinabi ko minsan kay TL Rona habang nasa smoking area kami. Si Ian ang ginuso ko. Sinabi ko sa kanya na taga Sikihor si Ian. Wala raw siyang pakialam. Hindi raw siya naniniwala sa mga aswang-aswang. Kaya sinabi kong mukhang marunong mangulam si Ian. Hindi rin daw siya naniniwala kahit sa kulam. Kaya na raw ipaliwanag ng science ang anumang uri ng sakit. Kaya naman hindi ko na siya pinilit maniwala. Naging malapit ako kay TL Rona kahit papano. Isang araw habang nasa shift ay bigla na lang may lumitaw na malalaking lapnos sa mukha ni TL Rona. Hindi raw allergy dahil wala naman siyang allergy sa kahit anong pagkain. Yung itsura ng lapnos parang lapnos kapag nabuhusan ka ng mainit na tubig. Pinatignan niya sa klinik. Binigyan siya ng cream. Pero hindi raw mawala-wala yung init na nararamdaman ni TL sa kanyang mukha. Dahil sa lapnos na yon, halos buong shift na nagkakamot ng mukha si TL Rona. Ang katikati raw kasi. Nung uwian namin, may isang kabatch ni Ian ang lumapit sa akin. Sinabi niyang nakita raw niya si Ian na kumuha ng mainit na tubig sa dispenser. Nilagay daw ni Ian sa tumbler, kaya akala niya ay magtitimpla si Ian ng kape. Nung magpunta daw siya ng CR, nakita raw niya na lumabas ng cubicle si Ian. Tapos yung loob daw ng cubicle, parang may usok-usok pa. Habang kinukwento yun sa akin ng agent, ay pinakita niya sa akin yung magkabilang braso niya. Nagtataasan yung mga balahibo niya at bakas mo talaga na takot na takot siya habang nagkukwento. Isang linggo lang, Sir Nebb, makalipas ang nangyari kay TL Rona, ay nag-awol na siya. Sa OM na lang namin narinig ang kwento na ayaw na raw pumasok ni TL Rona dahil nahihiya siyang humarap sa amin. Nawala na raw kasi yung ganda niya nang dahil sa lapnos sa mukha niya. At ang balita pa, kinamot ng kinamot daw ni TL Rona yung lapnos sa mukha niya. Hanggang sa magsugat ito at sumabog ang nana. Si TL Darby ang pumalit kay TL Rona. Sa labas ulit nagmula. Malina naman kami ng akala na si Ian na ang magiging bagong team leader. Lungkot na lungkot siya nang malamang hindi siya ang ipapalit kay TL Rona. Ako naman nakaramdam ng konting saya dahil kaugali ni TL Ernie si TL Darby. Wala siyang koneksyon sa loob ng kumpanya at nakapasok siya sa pagiging TL dahil ginalingan niya raw sa interview. Mabilis kong nakapalagaya ng loob si TL Darby. Ang sabi niya nang minsang mag-coaching kami ay naaalala niya raw sa akin yung bunso niyang kapatid. Nung sabihin niya yon, Sir Nebb, lalong lumakas ang loob ko na
protektahan si TL Darby. Sa isip-isip ko ay hindi na dapat maulit ang mga nangyari sa dating TL namin dahil may isang taong naiinggit. Kinuha ko agad ang Facebook ni TL Darby. Sinamahan ko siya sa smoking area. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa dalawang team leader na pinalitan niya. At nagimbal siya nang marinig ang kwento, Sir Nebb. Mabuti naman at naniniwala pala sa albularyo itong si TL Darby. Kung magkataon daw na may maramdaman siyang kakaiba, ay sasabihin niya agad sa akin. Pero Sir Nebb, ilang linggo na ang lumilipas ay walang nangyayaring kakaiba kay TL Darby. Yun pala ay ako ang makakaramdam ng sakit. Yung sakit ko paiba-iba rin. Minsan sakit ng tiyan, sakit ng katawan at ulo. Naalala ko si TL Ernie. Kinilabutan ako sa mga sintomas na yon. Kaya naman tinanong ko agad yung mga magulang ko kung may kilalang albularyo. Sinabi ko sa kanila baka kinukulam ako. Mabuti na lang at may kilala ang tatay ko. Nung gabing tanungin ko kung may kilalang albularyo ang mga magulang ko, ay may isa pa akong naramdamang kakaiba. Nakahiga ako noon sa kama, pumipindot sa cellphone, nang maramdaman kong parang may gumagapang sa loob ng balat ko. Yung gumagapang ay parang gustong hiwain yung balat ko. Naghahalo yung kirot at hapde na nararamdaman ko sa balat. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko para itutok yung ilaw sa balat ko. Doon nakita ko kung ano ang korte ng gumagapang. Parang maliit na ipis o salagubang. Hindi lang isa, kundi tatlo. Dalawa sa kanang kamay ko at isa sa kaliwang braso. Mabibilis na nagsigapang yung mga insekto sa ilalim ng balat ko. Sinubukan kong hulihin yung mga insekto para subukang pisatin sa loob. Pero lalo lang akong kinilabutan dahil hindi ko sila mahuli. Nagdasal ako ng nagdasal nun. Pumikit ako. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako ng mahimbing. Sa panaginip ko, Sir Nebb, nakita ko ang sarili kong nakanganga sa gitna ng puting kama. Sa bibig ko ay lumalabas ang hindi mabilang na surot, ipis at salagubang. Hindi ako nakapasok sa trabaho kinaumagahan. Sinamahan ako ni tatay sa albularyo. Nasa pinto pa lang kami, sinabi na agad ng albularyo na mabuti na lang daw at nadala agad ako doon para magamot. Papatay na daw kasi ako nung gumagawa noon sa akin. Hindi pa ako nagkukwento ng nangyayari o nararamdaman ko. Alam na agad noong matanda, kaya sobrang nangilabot ako. Parang sasabog yung ulo ko nang sabihin ng albularyo na katrabaho ko ang kumukulam sa akin. May isa pa siyang sinabi na nagpatindig ng balahibo ko sa buong katawan. Dalawa ang tumatrabaho sa'yo, iho. Isang mangkukulam at isang mambabarang. Magkamag-anak ang dalawang ito. Garalgal ang tinig na sabi ng albularyo. Sinenyasan niya ako para lumapit sa kanya. Pinatong niya yung kanang kamay sa ulo ko. Bumulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nagtungo siya sa kusina, kumuha ng itlog at pinahiga niya ako sa sahig. Habang nakahiga ay pinagulong niya sa katawan ko ang hawak na itlog. Pinakita niya sa akin, Sir Nebb, yung pagbagsak sa mangkok. Nakakadiri yung laman ng itlog kasi itim na itim. Pinakita niya yung mga karayom sa nabasag na itlog. 7 karayom lahat. Sa katawan mo nang galing ang mga yan, pati na itong mga salagubang, sabi ng albularyo. Pagkatapos noon ay pinakita niya sa akin
yung mga itim na salagubang. Hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag kung paano niyang nakuha yung salagubang sa katawan ko. Anong gusto mong gawin natin sa katrabaho mo? Hindi ako sumagot kasi syempre dadalhin ko habang buhay yon kung sakaling desisyon ko ang papatay kay Ian. Pero nagsalita ulit yung albularyo. Huwag daw akong matakot. Wala raw akong kasalanan. Handa niyang tapusin ang gumagawa noon sa akin. Pagkasabi noon ng albularyo, Sir Nebb, ay ginuhit niya ang kanang kamay sa himpapawid na parang may hinihiwang kaaway. Pagka-uwi, wala na yung sakit sa katawan ko. Nawala na rin yung pakiramdam na parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Nakatulog ako ng mahimbing kinagabihan. Wala ring masamang panaginip ang dumalaw sa akin. Kinaumagahan, ibinalita ng OM namin ang pagpanaw ng isa naming katim. Walang iba kundi si Ian, ang katrabaho kong matagal ko nang pinaghihinalaang isang mangkukulam. Hindi ko po inaalis, Sir Nebb, na baka coincidence lang ang lahat. Pero kung sakali man na hindi at si Ian talaga ang may gawa ng nangyari kila TL, eh hindi ako nakukonsensya sa nangyari sa kanya. Tama lang sa kanya yon. Kung tutuusin nga ay kulang pa yon. At muntik pa akong dumagdag sa mga nabiktima niya. Good morning, Sir Nebb. Ako nga pala si Emilio, 29 years old. Kasalukuyan po akong naninirahan sa Navotas. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nanirahan ako sa Cubao. Nakakuha ako ng room for rent na sakto sa budget, kaya pinatos ko na. Ayaw ko kasing kumuha ng bed space dahil naliliitan ako. Tsaka wala akong privacy. Maliit lang yung kwartong naupahan ko, mga 8 o 10 square meters siguro. Matanda na yung may-ari ng bahay at yun na lang daw ang kinabubuhay niya. Kaya naghahanap siya ng mga rerentang hindi makunat magbayad ng upa. Lalo kung nagustuhan yung kwartong yon nang sabihin niyang deposit lang sa unang buwan ang kailangan. Di na raw kailangan ng advance. Basta ang usapan ay non-refundable yung deposit sa kwarto. Okay na okay sa akin yon. Lalo na at talagang limited lang yung budget ko nung mga panahong yon. Kukunti lang naman yung gamit ko, kaya nagkasya sa loob ng kwarto. Nung unang araw pa lang ay napansin ko agad yung exhaust fan sa kisame. Kaya naman tinanong ko sa may-ari kung gumagana. Oo daw, pero naglolo ko minsan at bigla na lang humihinto. Summer noon, Sir Nebb, kaya naman natuwa ako sa exhaust fan. Binubuksan ko lagi tuwing mainit na at nasa kwarto lang ako. Hindi naman humihinto kagaya ng sabi ng may-ari. Isang gabing sobrang init ay binuksan ko uli yung exhaust fan bago matulog. Hinayaan ko ring nakabukas yung bintana ng kwarto ko. Kahit patay na yung ilaw sa kwarto ay maliwanag dahil bilog ang buwan ng gabing yon. Nung dalawin ako ng antok ay pumikit na ako. Pero nagising ako sa sobrang init. Pagtingala ko sa exhaust fan ay nanlaki yung mga mata ko sa nakita ko. Napupulupitan ng mahaba at makapal na buhok yung elisi ng fan. Tapos nung maaninag kong mabuti yung espasyo sa likod ng fan, ay may nakita akong babaeng nakamulagat ang mata. Galit na nakatitig sa akin. Sinubukan kong tumayo mula sa pagkakahiga, pero hindi ko maigalaw yung naninigas kong katawan. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at ramdam kong basang-basa yung noo ko dahil din sa pawis. Nung mapabalikwas ako sa kama at maiiwas yung tingin ko sa exhaust fan,
ay doon lang ako napasigaw. Nung tignan ko ulit yung exhaust fan, ay gumagana na uli. Wala na rin yung makapal na itim na buhok na nakapalupot sa elisi. Wala na rin doon yung mukha ng nakamulagat na babae. Pero kahit ganoon man, Sir Nebb, ay nakikita ko pa rin yung galit na mukha ng babae sa tuwing pipikit ako. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay tinakpan ko na lang ng papel yung exhaust fan. Nagtiyaga na lang ako sa mainit na buga ng hangin ng electric fan. Sinubukan kong itanong sa may-ari yung tungkol sa nagparamdam sa akin nung gabi. Pero ayon sa kanya, wala naman daw nagpaparamdam sa ibang tumira doon. Awa naman ng Diyos, Sir Nebb, hindi naman na naulit yung pangyayaring yon. Pero hanggang sa umalis ako doon sa inupahan ko, ay hindi ko inalis yung papel na nakatakip doon sa exhaust fan. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Patiin ko lang po ng happy birthday ngayon niyan, June 21, si Ma'am Ivy. Ayaw niya pa-mention yung full name niya, kaya Ivy na lang. Happy birthday, Ma'am Ivy. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw nito, mga kapasta. Muli po, ako po si Nebb Qerro. Magandang gabi po sa inyong lahat.